Pero on the other side, kung ang gagamitin nyo na printer ay etong 5290 for sublimation ink, dito na tayo magkakatalo. Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman ulit tayo dito sa ating printing channel. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si SciTV. Nagko-content ako ng mga tungkol lang sa mga printer, mga bagay-bagay dyan sa printer. At tawagin nyo na lang akong SciTV, the fake guru. So, ang topic natin ngayon, requested topic to ni Eugene, shoutout sa'yo. Ang sabi niya kasi dito, waiting daw siya tungkol daw sa sublimation printer na may scanner. Kasi sabi niya dito, parang hindi daw ata pwede gamitin yung may scanner na Epson printer. So nabanggit ko rin before na medyo nasasayangan ako kung gagamitin nyo ay Epson 3210 para sa sublimation. So bago tayo magsimula ulit, meron nga palang tatlong ink na ginagamit dyan sa mga printers natin kagaya ng Epson 121, 3210, 5290, 805. So ito yung mga usually na ginagamit na ink, etong tatlo na to na common. So napakarami pang mga ink na additional, pero eto muna yung ipapakilala ko sa inyo. Yun nga yung sublimation, na which is eto yung requested topic niya. So yung sublimation ink, eto yung ginagamit para makapag-print ka sa mga garments or sa mga damit, sa mga mugs. Ayan yung ink na kailangan mong painitin yung transfer paper para bumakat yung ink niya at lumabas yung pinakatunay na kulay niya dun sa materials. And then, eto nga yung pigment ink, yung ginagamit natin naman sa stickers. And then, yung dye ink, ayan yung original ink kapag ka bumili tayo ng mga Epson printers na Epson 121, 3210. So, kinoconvert lang papunta sa sublimation. Kumbaga, kapag meron kang bagong printer na Epson 121, 3210 or 5290, hindi mo lang gagamitin yung dye ink. So, sasalinin mo lang siya ng sublimation. So, mabalik nga tayo sa topic natin. Medyo nag-intro muna ako tungkol dun sa mga ink na to. So, yung iba kasi talaga ay may mga areps or may mga pera na tawagin na natin talagang may mga pera. Kaya ang ginagamit nila ay Epson 3210 or kung ano pa man, yung mga higher printer. Kasi mas gusto nilang i-achieve yung napakalinaw na output. So, nagtuturo tayo dito nang hindi pa chamba-chamba. Talaga meron tayong mga basihan. Kaya nakikita nyo dito sa screen, ipapakita ko sa inyo yung details talaga na nanggaling kay Epson. Dahil hindi tayo mga pa-chamba-chamba, hindi ka gaya ni Idol Rappi, na sabi niya mas maganda daw yung Epson 121 kesa sa 3210. So sa mga matagal nang nakakapanood sa akin, nakita niyo yung screenshot na yon. So sinasabi ko nga sa inyo, kaya ginagamit nila yung Epson 3210 dahil mas better yung output ng Epson 3210 or yung may mga scanner na printer. So ipapakita ko muna sa inyo, eto yung maximum print resolution ng Epson 121 ay napakababa lang. Pero hindi mo siya masyado noticeable yung pagkakaiba ng output niya kung yung mata mo ay hindi nakakakita ng quality. So, magkakaiba naman tayo ng mga mata kung yung mata mo hanggang dun lang yung kaya niyang ma-visualize. Kung hindi ka nagagandahan sa Epson 3210, kung parang parehas lang yung tingin mo, eto na lang yung makakapagpaiba sa mga pag-iisip mo, no? Dahil dito, yung specs talaga ng Epson 121 ay 720 by 720 DPI. So, later on, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung DPI na yan. So, ipapakita ko muna sa inyo, eto namang Epson 3210, eto nga yung merong scanner. Dahil yung resolution niya ay medyo mataas talaga, kaya eto yung ginagamit nila. So, yung in short, kaya ginagamit tong Epson 3210 dahil sa mas better yung print out niya. Pero dahil nga yung tanong mo, bakit yung iba hindi nila suggested etong may mga scanner? Kasi kapag ka merong scanner yung printer mo, hindi mo na magagamit yung parang Xerox capability nung Epson 3210 or yung may mga scanner. Dahil bakit ka pa mag-photocopy ng sublimation, diba, no? Kung nagagets mo, kasi yung sublimation ink, napakalabo ng output niyan kapag ka pinrint mo sa papel. So lalabas lang yung tunay na kulay niya kapag ka tinransfer mo na or kapag ka nagkaroon na ng heat contact. Kapag tinransfer na siya sa mugs, dun lang lalabas talaga yung tingkad ng kulay niya. Kaya naman ginagamit, yun nga, inuulit ko, para mas better yung output
output niya. Kasi nakita nyo naman na mas mataas yung maximum resolution netong Epson 3210 na may scanner kung ikukumpara mo talaga sa Epson 121. Pero usually ang ginagamit nila yung Epson 121 sa mga mugs printing kasi hanggang dun lang yung kaya ng budget nila. Syempre hindi naman lahat na nagsisimula ng printing business merong mga pera, di ba? Pero suggest ko sa inyo, kung meron kayong pera-pera naman talaga, okay naman talaga tong Epson 3210. Pero kung ready ka naman talagang hindi mo na magamit yung photocopy capability niya, kung ang hangad mo naman talaga ay yung better output, go ka na sa Epson 3210. Magagamit mo pa naman yung scanner niya, pang scan, and then magagamit mo rin naman yung Xerox niya. Kaso nga lang, talagang sobrang labo talaga nung kulay. Once na meron na kayo niyan at ginamitan niyo ng sublimation ink, marirealize niyo kung ano yung sinasabi ko. Kasi mas maganda na ma-experience niyo. Pero kagaya nga sinabi ko, kung meron kayong sapat talaga na pera, kung kaya niyong bumili ng halagang 8,000, for better output, kasi parang konti lang naman yung idadagdag mo, parang almost 2,000 or 3,000 lang yung idadagdag mo, mas maganda na yung output talaga. Pero kung talagang medyo budget meals ka pa lang, edi mag Epson 121 ka for kung nagsisimula ka pa lang. Marirealize niya na para sa akin okay din tong 3210 na pang sublimation. Yun nga lang, yung photocopy niya talagang di mo na magamit, malabo talaga. So ayun, ipapaliwanag ko na sa inyo yung DPI. So the more na mas higher yung DPI, yung DPI pala, ayan yung tuldok dun sa isang image. So kagaya nito, makikita nyo dito 72 DPI lang siya. Ganyan siya, no? Tuldok ganyan. Pero kung mas mataas yung DPI, mas makikita mo na ayan, maliliit yung pinakatuldok niya. Na kung isasample ko siya sa image, eto siya. So mas pino na DPI, mas clear yung image or mas malinaw kung ikukumpara mo dito sa 72 DPI na ganyan, blurry siya. Ayan, no? Diba? Kung nakikita nyo yung pagkakaiba niya. Dito, meron akong ipapakita din sa inyo yung matrix printer or yung mga printer na ginagamit sa mga payment center, mga buyer center, yung mga printer na maririnig nyo na napakaingay mag-print. So, meron lang siyang parang 60 to 90 DPI, 'di ba? Napakababa. So yung print niya, na kahit text lang yung piniprint niyo, makikita niyo medyo makikita niyo parang pagkatuldok din niya, no? Ultimo text, medyo pangit talaga yung output. So eto, para sa akin, okay din naman tong 3210. Okay din naman yung Epson 121 kung sapat na sa iyo yung ganung output. Medyo hindi rin naman nagkakalayo talaga yung kung titignan mo yung yung output . Pero kung talagang yung mata mo medyo enhanced na or parang may experience ka na sa mga magagandang output, makikita mo yung pagkakaiba niya. Talagang mas lamang na lamang itong Epson 3210. Konting sacrifice lang din naman yung Xerox na yon na hindi mo magamit kasi nga ang labo talaga kapag sublimation ink yung gamit nyo. Kung tatanungin nyo naman ako kung ano talagang pinakamagandang for mga sublimation ink, dito pa rin talaga ako sa Epson 805 kung magsasublimation ink kayo. Yun nga lang, medyo may kamahalan na yung printer na ganito. Or, ito ay phase out na rin, itong Epson 805. Ang model na ngayon, na latest na 805, ay yung 8050. Na which is, medyo tagilid ako doon na gamitin yon for sublimation. Kahit sa pigment ink, hindi ako komportable na gamitin yon. So, nasa sa inyo na lang kung susugal talaga kayo doon sa printer na yon. Pero, on the other side, kung ang gagamitin nyo na printer ay etong 5290 for sublimation ink, dito na tayo magkakatalo. Dito na talaga kayo masasayangan. So, wag na wag nyong gagamitin etong Epson 5290 for printing ng sublimation. Wag na wag. So, dito talaga, big no. Dahil, etong Epson 5290, ang bentahe talaga niya, kumbaga binibili talaga siya etong printer na to for photocopy or yung Xerox copy na specification. Dahil meron siyang long na Xerox or yun nga yung photocopy.
So dahil nga sublimation ink yung gagamitin ninyo, malabo na talaga yung output niya. Talagang hindi na pwede etong Xerox niya. Talagang sayang na sayang kasi napakamahal. And then kung ikukumpara mo naman dun sa resolution niya, same lang din siya ng maximum resolution dito sa Epson 3-2-10. Same na same siya. So dito mag-stain na lang kayo sa Epson 3-2-10 kung kaya ng budget nyo for sublimation. Pero kung talagang mababa lang yung pera nyo, edi mag-go lang kayo dito sa Epson 121. Sinasabi ko sa inyo, napakarami ring kilalang printing shop na Epson 121 lang yung ginagamit nila. Pero kung gusto nyo talaga na better quality at ayaw nyong mapahiya sa client, 3-2-10. At kung talagang sobrang may budget ka at nakakasingil ka ng tamang singil, yung talagang nagtatrabaho ka na sa printing shop mo ay hindi ka, yung kinikita mo ay hindi pagod, diba? Kasi merong mga printing shop na pagod lang yung kinikita basta marami silang benta, mga tangiks-tangiks yun. Eto, Epson 805, or sumugal kayo sa Epson 8050 dahil 6 colors printer ay better talaga sa mga image printing. Yun yung iisipin nyo, no? 6 color is better than 4 color, diba? Yun. So sana naintindihan nyo kung bakit sayang yung Xerox capabilities kung gagamitin nyo ay yung may mga scanner. So eto, autopass kayo sa 5290, mag-stay lang kayo ng 3210 kung gusto nyong better output. Wag na wag kayong magpa 5290, talagang sayang. And then sana natutunan nyo din yung tungkol dun sa DPI, kung ano yung pinaka details nito. The more na mas mataas yung DPI, the more na mas malinaw, mas detailed yung image. So kung gusto nyo mag-avail na itong Epson printers na to, na itong 3210, nasa description, nilalagay ko dyan yung mga link, mga affiliate link ko, dyan lang kayo bumili, talagang mga legit dyan. And then itong store na to, lagi itong nagpapa-promo or may mga sales sila, gamitan nyo ng voucher, nasa description ko yung discounted link na yan. And then sana nasagot ko yung katanungan mo, Eugene. And then sa mga makakapanood na newbie tungkol sa sublimation printer or sublimation printing, dalawa lang yung pagpilian nyo, etong Epson 121 or etong Epson 3210. At sa mga magtatanong, for Epson printers lang talaga yung sublimation printing, wala nang ibang pinagagamitan niyan dahil iba yung technology ng HP printers and then Canon printers. Kung gagamitan nyo ng sublimation ink yung HP and Canon, talagang sasakit yung ulo nyo dahil parang isang araw pa lang or wala pang sanglinggo, sira na yung printer ninyo. Kung swerte-swerte kayo, isang buwan, I promise you, masisira talaga yan. Kaya Epson printers lang for sublimation ink. Ayun lang, like, share, and subscribe. Message nyo ako kung gusto nyong mag-avail ng mga template, yung one-time payment natin na template, access all you can. So ayun lang, bye-bye, like, share, and subscribe.